Ma tu, fece sta Faustina, hai io come quindi so e io ho detto che c'è Faustina e l'hai come ha questo momento para a e come io ho parlato la mia nonna che c'è Faustina so che non c'è una qualità e la hai sabe que nos pode estar na qualidade do do perpétuo da ela nos sabe que nos havia estudado ao Papa de uma maneira tarpolilla tarpolilla da Papa sobre a minha da a quatro o Papa de uma maneira tarpolilla o Papa de Papa ganda na yata, kung si ang Papa ng Lama ay tarpulit. Kung papalitan lang sa atin mo, ay magpaguhin din kayo mismo kung talagang gusto nito ay ikuhin. Buhin din. Kasi ay masyado naman tayo na masyado naman ang pinipinig ng Diyos. Kung ang ipapalitan ng Lama ay tarpulit. Although, medyo mahal kapag sinabi natin na kapag ang inilagay natin yan ay talaga baby, no? Medyo may kamahal na baby, no? Si skills, no? Mas mahal ang magpapay kaysa sabi na natin kapag tarpulin natin, masyadong kapatid. Parang pinigilid natin ng Diyos. Pero ang sabi ko naman ay ng Diyos ang pagpapigil ni Sister Faustina yung kanyang minuhi ay sabi niya, hindi naman niya ng masterpiece. Hindi naman niya Paul said,
solusyon na ito. Nalalang bigyan ng pagsupport ng inyong maalala ng Lord Spring Jubilee Year 2000. Ay, ito po ng panahon eh, hindi namin nilala ang divine mercy. But because of hope can always end, ay ito yung bahagi na nakita. Well, sabagat po, well, hindi lang po kawa si Sister Faustina ay Paulus. Wala po lang po si Sister Faustina. Pero bahagi na po sa atin, doon rata, patuloy na awa ng Diyos. So, isang po kanilang karanasan ay yung isang commander po ng concentration camp ng Auschwitz. Siguro si po mga katawag na ikwento kasi nakakaba. Pero bakit ito na po sa araw ng nakita po natin? Ito magiging daan upang mapahayag ang awa ng Diyos na katulad ng larawan ng divine mercy ay tawag-araw-araw ng sino mang tumitingin dito na sila ay iniibig ng Diyos, na sila ay inaawaan ng Diyos, na sila ay inaalagaan ng Diyos. Hindi yung katulad na ipinapahalaan ng Jesus, natin, na, kasi pagkabangyan tayo, pagtumihin tayo, pagkabangyan ang akala ng tao, kapag tayo ganyan, inumos na kalangan ang kapwa. Baka pa kaya pagpili ko ng Padre Jesus, sabi ko rin, hindi na katulad natin. Hindi namin pinapatawa. So, ito yung pagkakataon. Hindi na po siguro makita ng pinuhala ng Diyos sa malapit. Yung picture na itinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Sister Faustina ay maging ito man ay guling pero very specific mo ano ang pinagawaran ko sa pagpagitan ni Sir Faustina ay guling pero ano hindi ka ang pasto guling ngunit ang guling na awa ng Diyos ang mukha ng awa ng Diyos. Ito po yung nais natin din pagtiburan sa luha. Sa luha ay siguro mga babatang kayo kung bakit kung maaari sa umasa ng mga programa na inilalaan sa inyo na matindihan natin ang pansin. Ang pinakapundasyon ni Diyari kasi itong mga programa ng ito ay ang concrete example of the mercy of God. Kasi kapag yung mga programa tayo, yun ay maliwan, konkreto, pagkulot na talagang may pinapakita na inaawa ng Diyos. Maging maliwanag na pagkilos, yung kapag kayo ay tinatawag mismo programa na nawa ko ay magtugunan natin. Marami pa ang pagtutusin na kung saan ay may pamangin natin. Pero siguro sa ating mga siguro ay maging attitude. Yung patawag ko, yung kukunin nyo yun sa mga
Yung image natin, yung pinagkakalit na ang panahon, ni Sister Ponce, na kayo ang panahon ngayon, ang image pose. Kaya nga kapag para sa social media, ay nagsabi, ano ang mga pose mo? Kasi it will also reflect your pose or your voice. Ano ba ang pose mo? Pose na isang humuhus ka o ang pose ng isang naawa. Ano kaya ang nakikita sa atin at ano ang nakikita natin sa iba? Kasi sometimes when we see others also reflect on how we see the world. Ano bang nakikita natin sa produkto? Pag-umusga o awa? Nakakita po isipin na talaga kapag tayo ay mag-serve, masabihin niya rin, pag-umusga. Why? We are short of mercy. That because God is not merciful. Hindi mo nang balik ang patawaran ko siya. Be merciful like your father. Sigurado kung ako yung Diyos. Pero ginawa ka ng kalimutan. Yung image na ibigay ng Diyos ni Sister Faustina is the image of God's mercy. Pinakailangan natin i-replicate. Hindi lang po yung picture na divine mercy. But we need to replicate that na talagang maramdaman ng ako ang awa ng Diyos. Pero saan magsisimula? Sa atin. Sa atin. Kaya ano dapat ang palagi natin naramdaman? I do not deserve this. Pero ano yun? Kaya ito yung nasa atin because awa ng awa ng Diyos. We could deflect the mercy of God. Hindi na ako pwedeng hayaan na makita yung awa ng Diyos sa pamamagitan natin kung hindi tayo mismo pinapatahan na nararamdaman natin ang mercy ng Diyos. Sa pag-iwas natin, ang tatalim ng tatakan natin, kapag yung tatakan natin ay masama na, ay selfish. Ito ay gawa ng sarili ko kakayahan. Ay, hindi tayo nagiging reflection ng awa ng Diyos. Pero kung ang maging maliwanag sa atin ay hindi at the service. I don't hate this because of God's mercy. Hindi ko hindi ka para ito. Kung walang awa ng Diyos, kung nakikita ko lang sa sarili lang, ay madali na ako na makita ang iba ang awa ng Diyos. Kaya, ang kukutusin ko, yung lahat ay only a presentation sa halin ng pinapag-insari ng Diyos. Ano yun? To reflect. To deflect. I rather call it deflect. Yung sabi ng deflect ay ibalik mo. Ibalik mo yung awa ng Diyos. Yung reflect, eh alin, pwede sabihin natin na ay you are becoming a reflection kasi tumapag mo sa loob ang awa ng Diyos. Yung deflect, hindi pinabalik mo yung awa ng Diyos.
impreso. Kasi bakit? Ay, binabinaw ko. Hindi natin ang pag-alaman. Kaya, siguro hindi natin palagdaman din yung pagkilos na yung inaharap namin ang sa atin at tunay natin ang sa pag-upala. Ang programa na nais natin bigyan ng pansin. Lalo-lalo na kapag pinag-usapan natin ng awa at atos. Yung awa at atos ay humahato. Hindi lamang sa mga they deserve. Ngunit because God wants them to be deserved. So, yung isa nila yun. Hindi lang ito ginagawa sa mga kailangan nila ito. Ngunit kamawa nila yun. Kaya natin ito ginagawa sa mga nais ng Diyos na ito ay may parang sa mga hindi siya pa kaya, you are deserving. We are. We do not deserve. We do not deserve. We do not deserve. There is nothing here on earth that we deserve. Kapag pinag-usapan natin ang awa ng Diyos. It is only because we have this because of the mercy of God. Yan po ang mga pagsasalita ako ngayon sa inyo. Hindi siya pagkat may kakayanan lang ako. Because everything is made to of the mercy of God. Gawa ng awa ng Diyos. At siguro ito mo makita ako ngayon. Kasi nagpagalit ang ito. Kaisipan, damdamin, at pagkulas. Dapat magkakaugnay na rin na mapalagpag natin yung awa ng Diyos. Alam mo, isa sa pag-iingay ko sa Tuhan, bakit kung mo ako yung Katolik, isa lang ako ang gaya na nakikita ko. Hindi ito. May kaalaman tayo. May iba pa nga. May iba nga sa mga Catholic schools. Hindi ito. 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 Kulang na marapan na talagang ang Diyos ay marapan. Yun ang kulang. Yun ang kulang ito. Kaya po, napapawasan tayo. So, ayaw ko makikita po na we need programs and projects na kinakailangan tumitimo na ngayon ng awang ng Diyos. Kaya dapat, malakas ang programa natin. Kaya ako rin yung dahilan kung bakit na bakit ko palagi yung hinanakas ko sana na pwede mapalakas ng ating programa. On the level of the corporate works of mercy and on the level of the spiritual works of mercy. At asa rin yung ganyan yung isang programa ko yung every Thursday. Spiritual works of mercy. Ano yun? Ipagdasal ko ng mga Kristo. Na makakaintindihan ng tao na tao. Ako sa tulad ko pala ang pagdasal sa mga Kristo. Katulad, isang pagdating oras. Nasa hindi natin na ang tinanag na ito sa nakita natin
Sa pamagitan ng mga pastor ito yan, makapulong pa. Na